go. Hello! We are the Let's Get It Squad! So in this video, we will show you kung paano ba maging vlogger. Kung ano ba ang mga dapat gamitin, ano yung dapat gawin. And we will give you some tips based on our experience. Disclaimer lang po, we are not professionals. Yeah. Sariling so yun lang. Bago mag-start ang video na to, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to this channel and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga next video namin. So, to officially start this video, ipapakilala ko muna ang mga kasama sa Let's Get It Squad! So, ito ay si Ate Yohana. This is Ate Erin, and this is Kuya Alain. And yung nasa pinakadulo ay si Kuya Bert. And yours truly, Kuya Thyrone. So, what really is the meaning of vlogging? Vlogging. Yes. So, para malaman natin ang meaning ng vlogging, we are asking some help sa ating friend na si Google. So, according to Google, vlogging is an activity or practice of posting short videos to or maintaining a vlog. So, it simply means na magpo-post ka ng video sa internet. Internet. Yes! Internet. So, para naman sa amin, ang meaning ng vlogging para sa akin is makapag-share ka ng experiences mo sa mga viewers mo. Kunyari, may ito kamalian ka dati para, alam mo yun, makapag- hand ka ng help sa kanila. Para naman sa'yo, ano ang meaning ng vlog? So, ano para kasi sa akin, parang way siya makipag-connect sa mga viewers tulad nyo para naman mabigay namin yung mga life advice namin or mga gustong sabihin. In any way, kahit kami yung bahala, syempre, kung paano namin ipapahayag sa'yo. Paano yung vlogging? Grabe naman ba't sa akin? Sige, para sa akin kasi, it's a passion. Oh my God! Parang talent na natin to, ganun. Tapos, para rin mapakita mo yung kung sino ka, tapos makita mo sa mga viewer, mapakita mo sa mga viewers mo kung ano ka, kung sino ka. Ikaw, Yohana, ano, para sa'yo? Ako ba? Pag-vlog kasi parang may goal ka dyan eh. Gusto mong ipakita, or may gusto kang itulong sa mga manonood mo, pwede din, ganun. Yun, vlogging is my purpose and basta mag-enjoy ka sa akin. Passion ka, girl! Purpose! Robert, go! Pag-vlogging naman kasi parang pag-vlog mo to, pag-video mo sa sarili mo, ano mga ginagawa mo pang araw-araw, yung mga simple mo, yung lifestyle. Nakakabalit mo, bagay. Yung mga share mo. Nakabalit mo, bagay. So, yun. So, yun na nga. Magbibigay na kami ng tips kung paano nga ba mag-vlog. Kasi yun naman talaga yung goal natin sa video na to. Tip number one! Be yourself. Be yourself. So, kung ano ka, yun yung ipapakita mo. Hindi ka, kukunwari. Transparency is the key. Yes, transparency. Transparency. So, kung deche ka, heartbeat ka, okay lang yan. Tagapin mo yung sarili mo. At least, people will love as you are. Ganun. Dapat di ka matakot na ipakita sa ibang tao kung paano ka talaga. Huwag ka matakot na ma-judge or kung ano man. Kasi ikaw yun eh, buhay mo yun. So, just go with the flow and live. Wala kang pake, girl. Buhay, man. Tip number 2! Know your target audience. So, kunwari, gusto mong magbigay ng advice sa mga mas bata sa'yo or sa mga ka-age mo lang. Siyempre, kung alam mo yung mga na-experience mo sa mga taong ka-age mo, siyempre, gusto mong magbigay ng help. Kasi yung iba dyan, siyempre, ang dami-daming problemang nadadaanan sa buhay. Tulad nito. Bakit ako? Araw-araw. Grabe. Araw-araw yan pagod. Lahat tayo pagod. Lahat tayo may pinagdadaanan. So, kung may tips ka lang na willing i-share, go lang. I-share mo lang kasi, syempre, it will help. Hindi mo alam para sa'yo, wala lang yan. Pero para for another person, it's great help. It's a big improvement for their lives. Tip number 3! Know yung aim ng channel mo. Kung aim mo ba magluto, aim mo ba mag-drawing, aim mo ba mag-makeup. Know your path, know your place dito sa lugar na to, sa genre na to ng, yun. Vlogging.
Yes. Dapat alam mo yung hilig mo sa buhay kasi doon ka talaga mag-excel kung ano yung passion mo, kung ano yung gusto mong gawin. Kung saan ka makakatulong sa mga viewers mo. Huwag kang mga ngaliwa. Dapat diretso. Ayun pala! Yun talaga yun! Sa vlogging kasi dapat alam mo kung saan ka pupunta. Tapos doon ka lang dapat. Be consistent. Yes, be consistent. Tip number 4! How can you be a unique YouTuber or vlogger? Ganito yun. Isa lang yung way doon. Isipin mo, maraming tao, ikaw, lahat ng tao naka-black, ikaw lang yung yellow. Iisipin mo paano ka mag-stand out sa lahat ng vloggers. Iisipin mo paano ka mag-iiwa. Pero parang be yourself yan. Kanina ba yan yung kay Yohana. Be yourself lang. Papakita mo kung sino ka. Pag napakita mo kung sino ka, mag-stand out ka sa mga viewers mo. Mag-enjoy sila kasi pinapakita mo kung sino ka, kung ano ka. Kayo, ano ba suggestion nyo? Yun lang yun. Sabi nila, being yourself is being unique. Yun na yun. So, be true lang. Be true. Tip number 5! So sa tip number 5 naman, be connected to your viewers. Kahit hindi ka naman mag-upload everyday, pwede ka naman mag-upload o kaya mag-upload ka ng mga short videos, short clips sa iba't ibang mga social media apps. Like, IG guys. IG. Twitter. Twitter. Facebook. Snapchat. Kahit, daily lang talaga Snapchat. Kahit mga short clips lang kung ano mga nangyayari, para hindi nag-aalala yung mga viewers natin kung ano mga nangyayari sa iyo, di ba? Equipments needed! First! Cellphone. So kung anong merong cellphone ka, kahit ano yan, Android, Samsung, basta kung anong merong camera ka, yun na yun, pwede mo nang gamitin yun for starters. Second! So, DSLR. So, syempre, kapag nakapag-ipon na tayo ng pera, kung feeling mo, invest, kung passion mo na talaga yung pag-vlog or pagiging YouTuber, bili ka na ng DSLR para gumanda na yung quality ng videos mo. So, yun, mag-invest ka na din dun para lang mas maganda na yung maipakita mo sa viewers mo. Tama! Third! External microphone or microphone. Syempre, pag yung video or yung cellphone mo, di ba, minsan sabog-sabog yung audio, ganun, di na marinig. So, kailangan mo talaga, or di na kailangan talaga, pwedeng option na lang din to, kung talagang di na kaaya-aya ang audio ng iyong cellphone. So, ito, maganda siyang investment para, syempre, habang nanonood yung mga viewers mo, naririnig din nila yung mga sinasabi mo, di ba? Amen! Fourth! Tripod or gorilla pad. Para rin sa quality ng video mo yan. Para maging stable, smooth yung quality ng video mo. Tapos, magiging comfortable ka rin dyan sa paggamit na yan. Kasi, hindi naman pwedeng hawak mo lagi yung cam. Nakakangalay rin syempre. Makakatulong sa'yo yan. Fifth! Itong next equipment naman natin is optional lang naman. Ito yung susunod, ring light. Kung wala ka namang natural light sa bahay nyo, o kaya madilim yung bahay nyo, pwedeng mag-invest ng ring light para, kasi yung lighting sa pagbibideo is very very important pa yung mga ka-viewer natin. Very very! So, yun lang guys! Thank you guys for watching this video. Hope you like it. And again, please give this video a like and don't forget to subscribe to this channel! And sa mga social media accounts namin, we'll be linked down below.